for today's video, guys, ano, pupunta kami ng Robinson Malolos para manonood ng anong title? Ano ba yun? Malacañang, may din Malacañang. Oo. At itong sinasakyan namin ay napakagandang highlight. Ay, alam ko na yan, tita, ano yan? Highlight. Yung bata pa si Marcos. Yung main actor. So, magbibili muna kami ng ano. Bibili muna kami ng... Walang nananaw na pinita. Isama sa mga chicks ko, no? Pino. Ha? Pino si chicks mo, kanyari lang. Hahanap muna kami ng ano. Ticket. Bibili kami ng ticket sa sine. Guys, mahal ang ticket ha, 300 pesos. 300 pesos guys, para sa MAID in Malacañang. Mahal siya actually. Kumusta naman ang price? Kaya po. Masaya daw ang price. So ngayon, kakain muna kami saglit. After how many years? After 8 years, nakapanood din ng for MAID in Malacañang. Let's see if it's worth to watch. Bumibili mo na ako. So mamaya magre-reaction kami kung ano yung mga reaction namin pag napanood namin ang MAID in Malacañang. Let's go, yeah.
gusto nung avatar. Kakalabas lang namin. So, pupunta ka na kami dito sa time zone naman. Pupunta kami sa time zone kasi itong bandang ito. Hi guys, magandang gabi. Kararating na namin. Mag-ano muna tayo. Mag-reaction video. So actually, unplanned tong gala na to. Nanood kami ng sine. First time namin manood ng sine after ng pandemic at after ng 8 years. Basta after ng mga nangyari sa buong mundo. So ngayon, gusto namin i-share ang pinanood namin. Pinanood namin is ang MAID of... Hindi ko nasabi sa kanila.
Ang pinanood namin is MAID of Malacañang. So, MAID of Malacañang is ano, napaka worth it na ano na panoorin kasi lalo sa mga kabataan. Sinama ko talaga si Katie kasi para malaman niya ang history ng ating bayan. Napakaganda guys kasi dramatic masyado si Christine Reyes at saka si Diego. Ang galing ni Cesar Montano at saka pero ang pinaka magaling talaga for me is si ano, si Christine, si Madam Aime. At saka si ha? Aime. Ang pinakamagaling sa kanya is si ano talaga, Christine Reyes. Napakaganda ng acting niya. Talagang swabing-swabe. Para talaga siyang si Aime. Tapos, pero, naiyak ko siya. Iyak na iyak tong batang to nung ano. Hindi. Iyak na iyak siya nung pinagalitan na si ano Diego ni Cesar. Basta guys, panood kayo. Actually, yung scene ngayon dito sa ano, sa Bulacan 300. Ilang ewan ko lang sa ibang lugar, pero 300 pesos sa isang tao, pero worth it siyang panoorin. Napakaganda. Tapos ano, puno siya tapos maiiyak ka first pa lang. Yung mga historic na mga nangyari sa ating previous generation about Marcoses na hindi sa akin ha, for me, disclaimer lang, this is my own opinion. Wala tayong pinaglalaban dito. Hindi ako maka Marcos, hindi rin ako maka Cory. Ano ako, tanging purely, ano lang talaga siya, ng parang purely opinion sa akin. Ano, hindi ko to alam na nangyari para sa kaya nung mga pinapalabas yung mga scene na yon, talagang sinabi ko kay Jamie na talaga ba nangyari yun? Hindi ko lubos sa kalaan na nangyayari para sa buong mundo, sa Pilipinas. Akala ko talaga ang Marcos is only martial law. Yun talaga nakatatak sa isip ko. At hindi ko alam sa mga isip niyo rin. Pero surely yun din na ang Marcos is only martial law. Kaya siya ganyan. Pero guys, marami tayong hindi alam. Marami tayong maraming mga nagawa si Marcos na hindi alam. Maraming nagawa ang mga management ni Marcos na hindi natin alam. So, ang papatunay lang dyan is yung mga nakakasama ni Marcos sa palasyo, which is yung mga kasambahay niya. Yun ang nagpapaproof na kung gano'n sila kabuti. Yung pamilya Marcos, siguro kung pakikinggan mo yung mga anak ni Marcos, siguro sabihin nila maganda. Maganda lang. Pero yung mga kasambahay nila, mga drivers nila, lahat, kung siguro mapagtatanungan mo, sila siguro ang nakaka-witness kung anong klaseng mga tao ang mga Marcos. At saka, kudos kung sino man ang nakabuo ng movie na MAID of Malacañang. At panoorin nyo guys at tuklasin nyo kung sino ang MAID of Malacañang. Hindi ko i-spoil kasi wala lang kwenta kasi ang kwento is purely MAID of Malacañang historic events ng Pilipinas, kung ano nangyari, kung paano nangyari, sino ang dahilan. So, kailangan nyo yung panoorin. You better watch out and you better not cry. Kasi nandun din si Santa. Sana masasabi mo dito, Jamie. Napakaganda, no? Napakaganda. Guys, napakaganda. Hindi masasayang yung pera nyo at naway, nabigyan kayo ng guide na manood na kayo at talaga nag-enjoy kami sa aming gala for today's video. So, yun lang po ang masishare ko, guys. Sana po ay pa-like at pa-share ng aking channel at pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakasubscribe. More videos to come and see you in my next vlog. Bye-bye! Good night po!